Happy birthday po, mga kasambuhay! O, huwag po kayo mag-alala, hindi po naguguluhan si Father. Yan po ang bati ko sa inyo dahil pinagdiriwang natin ngayon ang Feast of Pentecost. At ang kapistahang ito ang tinuturing na araw ng kapanganakan ng simbahan. Ano ba ang Pentecost? Mula po sa salitang Greek na Pentecostes o 50th. Ang Pentecost po kasi ay pinagdiriwang 50 araw pagkatapos ng Easter Sunday. Sa araw pong ito, ginugunita ang pagtupad ng pangako ni Jesus na sa kanyang pagbalik sa piling ng kanyang Ama sa langit, ibibigay niya sa atin ang kanyang Espiritu Santo. Pagkatapos ng asensyon ni Jesus, bumalik ang kanyang mga alagad kasama ni Maria doon po sa mismong bahay at kwarto kung saan nagpakita si Jesus pagkatapos mawala ang kanyang katawan sa kanyang libingan. Sa pagtitipon ding ito po, kanilang pinapilian ang ipapalit kay Judas sa mga apostol at ang napili po nila ay si Matias o Matayas. At matapos po nito, sila ay naghintay at nanalangin para sa pagdating ng Espiritu Santo. Hindi po agad dumating ang Espiritu, pero matapos ang 9 na araw ng taimtim na pagdarasal, on the 10th day after the Ascension and exactly 50 days after the Resurrection, biglang may malakas na tunog mula sa langit na sinundan ng malakas na hangin. At sa huli ay may mga apoy o tongues of fire na dumapo kina Maria at sa mga alagad ni Jesus. Pagkatapos ito ay sila'y nakapagsalita sa iba't ibang mga lingwahe. Nagkataong sa mismong araw na iyon ay may malaking kapistahan ang mga Hudyo kung saan sila ay nagpipilgrimage papunta sa kanilang templo sa Jerusalem. Ang tawag po sa feast na ito ay Shavuot o isang harvest feast kung saan ginugunita nila ang pagtanggap ng mga Israelita sa mga utos ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. At higit pa riyan, ang mga taong ito ay nagulat dahil ang mga tagasunod ni Jesus ay bigla na lamang kayang gamitin ang kanilang mga wika. Puno ng Espiritu Santo, ginawa ni Pedro dito ang kanyang kauna-unahang sermon. At dahil dito tinatayang mga 3,000 tao lang naman ang nagpabinyag sa kanila noong araw ding yun. At ganun na nga, nagsimula at ipinanganak ang ating simbahan. Mga kasambuhay, mayroon po akong 2 bagay na gustong bigyang diin sa kwento ng Pentecost. Una po, pansinin natin na bumaba ang Espiritu Santo matapos lamang ang matagal na panahon ng taimtim na panalangin. Kinailangan muna nilang maging handa para tanggapin ang 3rd persona ng Diyos. Sa buhay din natin, ganito rin. Madalas hinahanap natin ang presensya ng Diyos ng Panginoong may kapal, pero gusto natin instant. Sa halimbawa ni na Maria at ng mga apostol, ilaan natin ang ating panahon at buong pagkatao sa panalangin at tiyak na mas gagalaw ang Espiritu Santo sa ating mga buhay. Pangalawa, sa pagbaba ng Espiritu Santo ay binigyan tayo ng Diyos ng lahat ng ating kinakailangan para ipagpatuloy ang misyon na iniwan sa atin ni Jesus. After Pentecost, balik po sa ordinary time ang ating liturgy. Ganap na pong tapos ang Easter season. Tayo'y hahayo na para sa ating misyon. Paano natin isasabuhay ang ebanghelyong ating tinanggap sa pang-araw-araw? Paano natin dadalhin ang Easter sa ating isip, salita at gawa nang sa ganun ay maibigay natin si Kristo
sa ating kapwa. Ito po ang ating pagninilay sa kapistahan ng Pentecostes. Ako po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul, doing all for the gospel.